Ano ang mangyayari pag bumangga ang araw sa isang black hole? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV! Ngayon nga ay aalamin natin kung ano ang pwedeng mangyari sa sandaling bumangga ang araw sa isang black hole at paano nga ito nagaganap. Kaya naman enjoy at manatiling nakatutok hanggang sa huli at mag-subscribe para naman ma-notify kita pag may mga bago tayong videong ina-upload tulad nito. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Ang isang black hole ay hindi gaanong naiiba sa anumang iba pang mga bagay na nagtataglay ng mass maliban sa kanyang dense. Ang lahat ng bagay na taglay nito ay dinudurog sa gitna nito na tinatawag na singularity at karamihan sa mga black holes ay mga labi ng malalaking bituin. At tulad ng mga bituin ay nagtataglay din sila ng malakas na gravitational pull. Kaya naman ang mas maraming bagay na nakompress sa kanyang singularity ay nagdudulot ng mas malakas na gravity. Sa maniwala ka o hindi ay pwedeng magkaroon ng 40 quintillion black hole sa universe at karamihan nga sa mga ito ay matatagpuan sa mga sentro ng kanilang galaxy tulad ng Sagittarius A star na kilalang pinakamalapit na black hole sa ating planeta kung saan nakatambay lang ito sa sentro mismo ng Milky Way. Ngunit ang mga ito ay pwede ding maging mapangahas dahil nga pagkatapos ng matinding kaganapan tulad ng banggaan sa pagitan ng dalawang kalawakan ang isang black hole ay maaaring makawala at magsimulang gumala. Sa ngayon ay maaaring may 12 rogue black holes sa ating kalawakan at ang isa nga sa mga ito ay maaaring papunta ngayon sa ating araw. Kung ang isang gumagalang black hole ay patungo sa ating solar system, ito ay unang makakarating sa Oort cloud. Ito ay ang sphere ng mga nagyayelong bagay na nakapalibot sa solar system, 2 light years ang layo sa atin. Sa sandaling makalapit ang isang black hole, ang mga icy bodies ay lalabas mula sa kanilang mga orbit kung saan ay hindi natin ito makikita hanggang sa marating nito ang Neptune at Uranus. Sa tulong ng isang powerful telescope ay makikita mo ang mga gas na hinihila palayo sa mga planetang ito. Dito nga ang lahat ng mga gas at alikabok na mula sa Neptune at Uranus ay bubuo ng rehiyon sa paligid ng black hole na kilala sa tawag na accretion disk kung saan ang superheated na gas at alikabok ay umiikot sa black hole at ginagawa itong visible. At habang patuloy ito sa kanyang mapangwasak na landas ay makikita mo din ang Jupiter at Saturn ay parehas na kapalaran ang sasapitin at makikita mo ang mga planetang ito na unti-unting nawawala sa ating kalangitan. Maging ang mga planetang tulad ng Mars, Venus at Mercury ay hihigupin din ng black hole at mawawasak. Hindi ko na nga sinama ang ating planeta dahil gusto kong masaksihan mo ang ganitong kaganapan na parabang isang pelikula. Habang papalapit ang black hole sa ating araw ay may isip mo na lalamunin lang ito ng napakabilis. Bueno, sa halip ay ang malakas na gravitational pull ay sisimulang higupin ang mga bagay mula sa ating araw tulad ng isang hibla na hinihila mula sa isang bola ng sinulid kung saan malaking bahagi ng gas ang kukunin mula rito. At dito nga ay iikot sila sa black hole kasama sa accretion disk na nabuo sa pamamagitan ng gas at alikabok ng lahat ng ating mga kalapit na planeta kung saan ang pagwasak sa araw ay magpapatuloy hanggang sa mawala na ang ating bituin at tanging matitira na lang ay gas cloud. Dahil nahigop na ang ating araw ay maglalabas ito ng nakamamatay na dami ng ultraviolet at X-ray radiation sa pamamagitan ng pagsabog kung saan ang radiation na ito ay babalik sa ating planeta at hindi din natin mararamdaman ng pagkawala ng araw sa loob ng 8 minuto dahil ganito katagal bago tayo maabot ng liwanag.
Ngunit sa halip na ang ilaw na pinagmumulan ng ating solar system ay ganap na maglaho, ay ang black hole mismo ay maaaring maging maliwanag na posibleng trillion times na mas maliwanag kaysa sa araw. At dahil sa pagkawala ng ating araw, ang stability ng kung ano ang natitira sa ating solar system ay ganap na mawawasak at ang isang new gravitational balance ay kailangang ma-establish. Bilang karagdagan sa mga little radiation na tumatama sa Earth ay ang matinding tidal force ay magtutulakan at maghihilahan sa planeta at magdudulot ng massive earthquake, volcanic eruption at tsunami at sa kalaunan ay mabibiyak ang ating mundo. At ang pinaka worst case scenario ay ikaw at lahat ng bagay sa ating planeta ay hihilahin mismo sa accretion disk kasama ang lahat ng iba pang bagay sa ating solar system. Ikaw kapatid, baka may iba ka pang alam na pwedeng mangyari pag bumangga ang araw sa isang black hole. Share mo naman sa amin yan. Alright, this is Jepoy TV. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.